Topic ng sa bautismuhan ay isa sa mahirap. Ipa-ituro, ipa-tunggal nyo, sa sinasalay tayo ng churches ng bago bautismuhan, daming lesson pagdadaan ng bago bautismuhan. Wala ang level 1, level 2, level 3, sa akin sa bautismuhan. Pero ngayon, nagtuturo natin, ang binabautismuhan kapag kapag sumasasalapaya kay Kristo sa paglapuyan. Ano siya? Isa sa natutunan ko rin sa ibigin ko para mag-efektibo sa kaalaman, dapat maiinawa niya, tanggap niya, at gagawin niya. So, nauwalit na yung mga kupa natin na yan. Tanggap na natin na yan. Gagawin na natin yan. So, wala pa sa natin. So, sa Facebook, tingnan niya yung mga tips. Yan ang makakatulong na mabuti ko. So, read silently, masabi ng tip. 1, 2, 13. So, pati yung mga nasa ilalim ay masabi ng tip na masabi ng tip. Ito kasi yung isa sa pinakatakutan ng mga tao. Yung bang sino nyo lang. Kasabi ko na agad ako sa inyong masita ulit. Sige ko po yun. Kaya na ito mga Bible study po naman yung bayan natin. Kailangan malinaw yung pagkuturo natin. Wala ko nalaman pa rin yun. Ito yung obedience to the Lord Jesus Christ. At pagsunod sa Panginoon Kristo. Hindi lang Bible, at hindi lang. Kung anong ginawa ni Kristo, di gagawin din ako. Kung ba ang mga siya. Parang may sinabi pa rin dito sa number 9, don't be lesson to everyone. Hindi sabihin, ang bibigyan lang ng lesson ay magsasabawa. Parang magsasabawa ito. Kaya lang naman bigyan mo sila ng lesson na yung bakit kung pasabihan mo pala sila ang babaw si Kuna. Ano yan ang sabihan? So, sabi niya, from now on, only those who are actually ready to leave that particular lesson, si Adam, sa kanyang ibigyan. Okay, so punta tayo din sa interaction. Diyan sa ating mga binasa, which tip do you especially want to remember and apply. Sa iyong katabi, ay mag-share ang kong dalawa. Doon sa inyong mga bata, ang iyong mga bang kanina. Dagdag tip. Ganyan sa baptism. So, gusto natin lahat, magkakaroon tayo dito. Magkakaroon talaga. Magkakaroon talaga. Paano natin gagawin? Anong gagawin para mag-baptism na talaga? Well, yun, anong yung baptism, alamin natin dyan. Ang magandang naturo ng sa ng Diyos. So, paano natin gagawin? How to prepare new believers to be baptized? Gagawin, number one, just give us a page 7. Before obvious blessing by salvation. Sira natin yun. Tapos number 2, group members of Christ. Ang karamihan ay mananampalataya sa Jesus. Pag may mananampalataya na, ang gagawin natin, number 3, read Matthew 28:18-20 to the new believers. Basahin na lang yan sa kanila. Sabihin na lang sa kanila, may ibang ulo sa Jesus. Pag tayo ay sumasampalataya, dapat magpapasis mo na para sumunod, gagawin natin. Ganun sa simple lang. Yun lang ang orientation para sa baptism. Basahin mo natin po niyo. Tapos, baptize mo. Baptize mo. Para sa mga handa na, para sa mga parang na, baptize na. At meron din.
meron din. So, gagawin. Yan ang paraan para may pagawa natin yung immediate baptism. Ngayon, for those who are not yet baptized, kung gagawin lesson 1, may tumanggap. Basahin ang Matthew 28, hindi nagpabatis mo. Lesson 2, may tumanggap. Binasahin ang Matthew 28, hindi ka rin nagpabatis mo. Ang lesson 4, kung may mga hindi pa nagpabatis mo, ang gagawin ay, number 5, teach the full baptism lesson. Yan yung lesson 5 natin at pinag-alaman kanina. So, para sa mga hindi pa nagpabatis mo, turo na ito sa kanila. Ito ay maging the whole lesson. Walang ibang topic, baptism lang. Magiging malinaw na malinaw na yan ang dapat nilang gawin at mauunawahan nila ang kahulugan. So, number 5, teach the full lesson on baptism. And then number 6, baptize na. Baptize na. Huwag maging tayo ng matagal. Pag itinuro na, sige na. As much as possible, immediate baptism. Soon as possible. Kung not there, sino ka maganda. And after 1 week or 2 weeks, it's better than after 1 or 2 years. So as soon as possible, right away natin. So yun po mga steps para magpa-baptize mo. Para mag-baptize mo. So if you look at page 7, who will be the baptizing? Okay. Who will be the baptizing? Priest. Priest lang. Priest lang. Walang ibang pwede mag-baptize. Priest lang ang pwede mag-baptize. Walang iba. Sino ang priest? Yan ang malinaw sa sarita ng Diyos. Sabi sa 1 Peter, but you are chosen race, a royal priesthood. Next, the Revelation 5:10, you have made them to be a kingdom of priests to our God. Kaya yan. Tapos, Jesus Christ, who loves us and releases us from our sins by His blood, has made us to be a kingdom of priests. So, tayong lahat ay priests, bilang priests, meron tayong karapatan para maisagawa ang itinuro ng Diyos sa atin na dapat gawin. Tayo ay tangi. Tangi ko. Para sa priest lang. Tayong lahat ay tangi. Bawat mananampalataya ay priest sa Panginoon. Ang ating pangunawa sa salita ng Diyos ay bawat mananampalataya, may karapatan, may pastor. Dahil tayo na lahat ay priest. Kung ganoon, mabilis at pwedeng gumawa ng immediate baptism. Kung hintayin ng iba, matagal at mahirap gawin ang immediate baptism. So yan ang magandang paraan. Gamitin ang lahat ng libro para mag-baptize. So, suggestion. Sino talaga mga suggestion? Ang pwedeng gawin, maganda, sa page 8 na po. Page 8 suggestion. The parents. Pag may magulang at babatisbahan ng kailang teenagers, let the parents baptize them. Napakaganda. Napakaganda. Pag may isang buong family, buong pamilya, na una ang father, mother, tapos lahat naman niya, magpamplataya lang, buong family, magpabaptize. Kung ang ganda, sige, ikaw muna magpabaptize ng father, tapos ang father magpabaptize niya. Nagawa namin yung maraming dati. Baptize the father. Let the father baptize the kid. Kung walang father, may mananampalataya, let the mother baptize the kid. Maganda. So yan ang isang paraan. The parents do the baptizing. Or, what would be? The one who invited. The one who invited. So si Emmy, would be done yung happy rin. Maligtas din si rin. Nauna si Emmy. Si Emmy. Siya ang nag-baptize kay Lynn. So sa ating mga grupo, maraming imbitahan. Kung gano'n din sila, kung sino yung nag-invite. Siya ang una, babawis mo, tapos siya ang mag-baptize. Maganda. Napakaganda. So he's the one who invited. He'll be invited. Or number 3, last resort. Last resort, gamitin ang team member. Team member. Kung hindi pa rin ang magulang, for some reason, hindi pwede ang mag-invite. Ay, sige, yung team member ka rin. Sa mga pastor, meron tayong kasama. Meron tayong sa team. Bibigyan sila ng karapatan. Konting gabay lang. Hayaan na sila ang magbabasa. Kaya lang, let us follow the policy. Kung sa inyong denomination, bawal yan.
Kung meron tayong patakaran na yung graduate sa ATS lang, ay pwede mag-dapay. O sige, dito na tayo sa patakaran ng denomination. So, kung gano'n, pag tayong mati alam, dito na lang. Pag tayong maging rebelde, dito na lang. Dito na sa policy. Kung meron tayong policy na gano'n. Kung wala, mas mabuti pa. Palayay ko lang. Pero meron tayong denomination na gano'n. Napakataas ng requirement para mag-dapay. Take it past the Bible. Oo, extra biblical requirement. So, kung meron kang extra biblical requirement, sige, susunod sa extra biblical requirement. So, gusto natin sumunod sa biblical requirement and requirements lang ang isa. Peace. Tapos, kung ganun yung policies nyo, ang gagawin, letter E, at least involve the right people para mag-assist. At least. O, pwede nyo doon ang bida, pastor, sa mababaptize, pero at least sa kabilang side yung lay person. At least dalawa kayo. Mas mabuti tayo sa bida lang. At least yung lay people, as much as possible, as much as your denomination will allow, as much as they will allow, involve the right people. Kung pwede siyang maturo, pwede siyang magbasa ng scripture, kung pwede siyang humawa, kung pwede siyang mag-pronounce at sino, as much as possible. Kung pwede siyang lahat, mas mabuti pa. Mas lalo mabuti. Kung ganoon, if nakapagagal yung pasatapin para ma-empower ang lay people, it empowers them. Tapos tibay-tibay sila para may karoon tayo ng movement na hindi nasa depende sa isa o dalawa o tatlong tayo. Maraming mamabobay, maraming mamapalayin. So ang gagawin is resist the superpower syndrome. Resist. Ang talagang nga pa, ayos lahat. Nagsya lang. Ang talagang ayos ang buhok. Ayos na mag-facial pa. Ang handang hanarin siya. Tapos mag-dapay. So iwasan natin yun. So kung gusto nyo, ikaw ay superpastor. Ikaw ay lamang sermon, ikaw ang mamunod sa lamang prayer meeting, ikaw ang mamunod sa bawat Bible study, ikaw ang mababaptize sa bawat mamunod sa tayo. Sige, ipotasyo kayo na makabaga. So, kung gusto nyo, magkaroon ng maraming bida bilang ito. Bibigyan siya ng kapatid. So, who will be the baptizing? What's the priest? Lahat ng mga membro ay mga priest. Maraming advantages. Maraming advantages kung ganun ko. Ano sa palagay mo? What are some of the advantages of empowering lay people to baptize? Talk to you. What is this to God? What are some of the advantages kung ganun ko? Palagay mo. Yung mga mag-baptize, malaking encouragement sa kanilang para may patuloy ng involvement sa ministry. Bilang bystander, bilang spectator, full participant. Another. Mga kapatid, sa ganitong gawain, pag dumadami mga grupo, busy tayo. Busy. So kung magkakaroon tayo ng free time, para ibang gagawin, it's much better. Yes, they will discover that they're capable. At papasok sila sa ministry, at pata may pangalong hakbang pa. Oh, mag-baptize na ako. Ano pa? May sisi mo magagawin. So, it enters them into the ministry. At baguhan. It enters them into the ministry. Saan gagawin? Saan gagawin? Dagat, pumalapit. Dagat, pumalapit. Ilog, pumalapit. Resort, kung kaya nyo. Marating dyan, kung meron. Baptism mo kami sa church nyo, kung meron. Kung meron, kung meron. Incredible swimming pool. Sino ka magaling? Sino ka magaling? Sino? Ano? Talking good? Siya nga pala, itong incredible swimming pool, mura ngayon. Lumalabas sa mga ngayon. Di ba din na? Kung buta kayo sa mga, matisipin ng maraming swimming pool ngayon. Sa the rest of summer, nandun.
he's in a bomb threat, yes. What I'm going to do is he's away last Friday at 8:50. Then I'm going to go on 1999. Then I'm going to go at 8:59. But I'm in collection. So part of the night, part of the day 1:24. So it's usually better when I'm at that size, kung saan siya. Kung saan ang bago mo naman sa tayo, doon sila babaw sa Ispohan. Kahit sa sala nila. Kahit sa sala. O sa tabi ng bahay. Kung saan sila, gagawin. Yan ang sila sa magawin. So ang kailangan, para magkaroon ng immediate baptism, ang kailangan, baptism na matitid. Para sa iyo, baptism na matitid. Kung bongga ang baptism, kung bongga, Boracay. Resort na mahal. Kung gagawin sa Kairaya, resort na mahal. Matagal mag-ipon ng pera. Matagal mag-plano. Bihira gagawin, bihira. Dahil hindi matikid. So kung gusto niyong mahal, bihira. Kung gusto niyong malak, palagi may baptism, yung baptism na matikid. Ganito na lang po. Ganito na lang. Kahit sasala. So, yan ang maganda. Baptism ng matitid. So, pag malaki na mag-asking planning na tayo, mag-usap tayo, asking planning para sa ating baptism. Mga kapatid, pag mag-plano tayo, mas maganda matitid. Bongga, bihira. Matitid, malinit. Sunod-sunod ng baptism, malinit. Okay. So, page 9 na po. Page 9, asking update na. Asking update, page 9. So, marami sa inyo, nag-baptism mo. Kung nag-baptism mo, okay, kailan yung susunod. O marami sa inyo, may plano na. Kung may plano na, update na lang yung plano. So, kung hindi pa kayo nag-baptize, sige, mag-plano na lang una. Kailan gagawin yung una. O kung nagsimula sa plano, tatapusin na o reactive na. So ito ang pag-usapan, who are some people you have recently led to Christ who should be baptized? Who will be the baptizing? Where will you do your baptism? In your private day, along the way. Okay? Pwede ko ba? Join sa grupo at sa inyong church mate, pag-usapan natin ito for 10 minutes. Give you a long time. 10 minutes. Para planihin nyo talaga kung anong gagawin nyo talaga. Okay? Sige po? Mag-planin lang.